lamang ng prutas na ito. Haluan lang ng asukal, gatas at yelo, ayos na ang buto-buto. At sa mga nagki-crave dyan, sakto, tumpok-tumpok at bagsak presyo ito ngayon sa mga bangket at palengke. Season na naman kasi ng avocado. Sa 4 hektaryang farm na ito sa Maragusan, Davao de Oro, may 50 puno ng avocado. Kung saan nakaka-harvest si Jake ng 300 kilos kada linggo. Dalawang klase ng avocado ang namumunga rito. Ang evergreen na kulay berde pa rin ang balat kahit pahinog na. At yung tinatawag na binotilya, pabilog ang hugis at kulay violet ang balat. Ang lasa ay magkaparihas lang naman. Bago akyatin ang mga nagtatayugang puno na 30 feet ang taas, may itinali munang lubid si Jake sa kanyang bewang. Ang kabilang dulo naman ng lubid, nakatali sa bukag o basket. Pag punta namin sa taas, nihila namin yung basket pa itaas para may lalagyan ang avocado namin. Dahil karamihan sa mga bunga ng avocado nasa dulo ng mga sanga, para maabot ang mga ito, gumamit si Jake ng sibut o panungkit na gawa sa kawayan. Kapag puno na itong basket, mahirap na babalansihin, kaya binababa na ito. Ang mga napitas na avocado, paborito raw nilang gawing lamaw. Ang laman ng avocado, binudburan lang ng asukal, powdered milk, at pwede na siyang kainin. Masarap ang lasa yung avocado, parang ice cream. Bago naman ibagsak sa palengke ang kanilang ani. Classify namin yung avocado. Yung class A, yung malaki, makinis. Ya. Yung class B, yun yung maraming gasgas at maliit. Naibibenta ito ni Jake mula 35 to 50 pesos kada kilo. Depende sa laki at kalidad. Sabi ng customer namin, presko at may lasa. Masarap kasi fresh from the farm. Green Gold, yan ang tawag sa avocado ngayon dahil malaking dolyares ang kinikita ng mga nagtatanim nito sa mga bansang katulad ng Mexico at Chile. Mataas kasi ang demand para sa avocado sa Amerika dahil itinuturing itong health food. Yun nga lang, matakaw sa tubig ang puno nito kaya pinagmumulan din ito ngayon ng tagtuyot o drought. Pati na ng gulo sa pagitan ng mga gang o mga sindikato. Sa mga bansa na katulad ng Canada, ng Russia, hindi siya tutubo doon. Sa mga bansa na yon na may mga snow, hindi kaya ng avocado mag-survive. Samantalang dito sa atin, wala itong kahirap-hirap na tumutubo at namumunga. Kaya dito sa FB Harrison Street sa Pasay, pinipilahan ang hindi tinitipid na serving ng avocado con yelo ni Ian. Marami kasi itong avocado. May dagdag na ibang sahog at yelo. Masustansya kasi prutas to. Suwak-suwak sa budget. Kinaaaliwan din ng customers ang bilis ni Ian sa pagtakal ng avocado. Pag dinumog ako para mabilis mabawasan ng tao kaya binibilisan ko. Tsaka kabisado ko na rin kasi ang galaw kaya hindi na ako natataranta. Kada serving ng avocado con yelo mula 60 to 100 pesos, depende sa laki. Sa mga nagtataka kung hindi ba nalulugi si Ian, gayong napakagalante niyang magsahog ng avocado, ang sikreto, kay Ian, mura lang daw kasi niya itong nabibili sa Divisoria. Gabi pa lang, namamakyaw na si Ian ang gagamiting avocado. Yun daw, mahihinog pa lang kinabukasan. At ang teknik para malaman ito, pinipisil-pisil. Pag hinog na talaga siya, ayun o, bumabaon talaga siya. Pag hilaw pa siya, hindi talaga siya nabaon. Kinabukasan, mano-mano niyang kinutsara ang laman. Siyam na tab ang pinrepare naming avocado. Ang bawat isang garap mo, 7 kilong avocado. Dahil sa avocado con yelo ni Ian, kumikita siya ngayon ng libo-libo kada araw. Pinakamalaki, 6,000. Napag-aral ang 4 niyang mga anak. Lumago ang kanyang negosyo. Pero ang avocado, hindi lang pang merienda.
si Chef Rico, hindi sayote o papaya ang isinasahog sa kanyang tinola, kundi avocado! Naubusan ako ng sayote at papaya. Ang natitira na lang sa puno ng aming probinsya ay ang avocado. Kaya naisipan ko itong ilahok sa tinolang manok. Sa paggawa ng tinola sa avocado, nag-isa muna siya ng sibuyas, luya at bawang. Inilagay ang manok, tinimplahan ng patis, dinagdagan ng chicken stock. Ang gagamitin nating kaldo yung hugas bigas, mas malinamnam. Dahon ng sili at malunggay. Ang sangkap na avocado. Ilalagay na natin ang ating manibalang na avocado. Nasa kalagitnaan siya ng hinog at hilaw. Tinolang kakaiba. Tamang-tama sa tag-ulan. Kakaiba yung lasa niya. Masarap siya. Compare mo sa papaya, medyo may kapaitan ng konti. Masarap, malinamnam. Masyado siyang ma-fiber. May lahi kaming diabetic. So, pang-control din ng blood sugar. Maraming vitamins and minerals ang taglay ng avocado. Ang number one dito ay yung potassium para i-regulate ang normal blood pressure. Ang taglay na cholesterol nito ay tinatawag naming plant cholesterol. So, it's a good fat na tumutulong upang alisin sa blood vessels natin ang bad cholesterol. Swerte talaga tayo rito sa Pilipinas. Saganang sagana sa avocado. Hindi na natin kailangan pang pag-awayan katulad ng nangyayari sa mga bansa ng mundo na ini-export ito. Dito, ang masarap na avocado walang kahirap-hirap na masusungkit at matitikman from the yard to the table to the chan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.